Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan, dito sa ating tambayan dito sa Herb Story TV. At welcome sa lahat ng mga bagong mga nakakapanood, lalo-lalo na doon sa bago kong grupo, sa Acid, ka-Acid. Magandang-magandang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po, magbibigay ako ng isang tip para sa mga naranasan ko o nakaraan na pagsubok sa akin dahilan ng ating mga karamdaman. Marami po kasi ang nagtatanong, katulad kahapon, mayroon na namang isang viewers na nagtanong sa akin o nag-PM at tinawagan ko siya tungkol sa pagpapagaling, kung paano ba ako gumaling sa mga pahirap ng iba't ibang karamdaman na nagsimula sa GERD. Ayan. Bago po nating simulan ang talakayan tungkol sa kung paano o paano ko nalampasan ang bawat pagsubok na to, ano yung iba kong mga ginawang pamamaraan, ipakita ko lang sa inyo, nag-test ako ng blood sugar. Ano po, strip. Yun, bumaba na siya, dati ay doon sa strip po sa strip pa pinag-usapan natin, dati po ay 178, ngayon po ay 162, yan, 162, malaki na yung binaba, pero doon sa blood chem na fasting, 110 lang siya, mahigit, 110 point something, yan, iba kasi yung ng fasting kahapon, may pakalat-kalat na tsokolate, napakaya niya naman ako, baka kaya kaya mataas yung yung aking blood sugar do sa strip. Tsaka hindi pa rin nagre-recover siguro yung aking cholesterol at ano pa ba yung isa, may isa pang triglyceride. Ayun. Ayun, 10 days pa lang kasi ngayong ininom ko yung gamot . Syempre 40 days 'yon. Yun yung dahilan kung bakit tumataas yung sugar. Kaya wait lang ako kasi pagdating ng o pagkatapos ata ng gamot, 40 days ata yun kasi January . Oo, January may schedule ulit ako ng blood chem. Titingnan, pero yung mga tumaas lang yung ipapasuri natin. Yan. Ganito mga idol, yun, katulad ng pagkain na naman ng tsokolate, alam naman natin na hindi naman bumababa pa talaga ng tuluyan yung blood sugar, kumakain na naman. Yun nga mga idol, ipagpatuloy natin yung yung kwentuhan dun sa topic na ginawa ko. Kung paano ko nalabanan kasi kahapon, naalala ko yung pagtawag nung isa nating kaibigan, naalala ko na i-share ko ngayon. Kasi, ganito nahihirapan siya sa halos lahat ng mga kaibigan natin na baguhan, ilang buwan pa lang nakakaranas ng ganitong karamdaman at hindi masyadong nakakaranas pa ng mga iba't ibang mga sabihin natin para siyang komplikasyon kasi dagdag na pahirap bukod sa sakit ng tiyan, bukod na sa sakit ng sikmura, dagdag na pahirap na magbibigay sa iyo ng takot kasi malayo doon sa nararamdaman mong sakit ng tiyan. Yun nga yung sabi ko sa kanya, yung nararanasan at nararamdaman mo kung
napanood mo o kung nag-search ka sa mga ginawa kong kwento, siguro hindi mo na ikatatakot kasi naikwento ko na. Ano, naikwento ko na. Sinabi ko na lang yung ibang title ng ano na, "Sir, panoorin mo yung vlog na ganito ko, mababawasan yung takot mo." Kasi ano, pangkaraniwan po 'yan sa mga katulad natin na mayroon good. Ano, 'yun. Karamihan kasi kinuwento ko talaga sa mga vlog ko yung mga naranasan ko na nagsimula o pinanggalingan niyan yung GERD, na pagka hindi na kukwento sa iyo ng mga may karanasan o kaya wala ka na panuudan ng mga vlog na ganito, matatakot ka talaga. Normal na matakot ka. Reaction ng katawan yun. Reaction yun ng ating isipan. Kasi meron kang nararamdaman na hindi pangkaraniwan sa iyong ano, hindi kinasanayan ng iyong katawan. Yun. Sabi ko nga sa kanya, balit, nagbabalit kayo. Ano? Hindi siya sakit yung nararamdaman mo. Reaction lang siya ng katawan. Tinanong nga din niya kung paano mawawala, kung ano yung gamot. Simple lang naman yung sagot ko. Lagi. Ano? Lagi naman ganito yung sinasagot ko. Pinaka ano dyan, magpa-check up. Katulad ko hanggang ngayon, nagpapa-check up ako sa mga doktor. Hindi ko pinababayaanan yung katawan ko. Baka mamaya, ibang karamdaman. Pero dahil nga may social media, nanonood din naman ako ng mga vlog ng mga ibang mga nakakaranas ng ganitong karamdaman. Kasi baka may experience na sila na hindi ko pa na-experience. At least, banayad yung aking utak. Hindi ako mai-stress. Hindi ako matatakot sa nararamdaman ko. Kasi alam ko na yung ganitong sakit na meron ako, posible na makaranas, makaramdam ng atake o ng ganong ibang mga kondisyon. Ano, yun yung mahalaga eh sa sakit natin. Yun na nga, sabi ko sa kanya, pag gano'n yung nararamdaman mo, nararanasan mo, dumadami yung sakit, sumasakit daw yung kanyang ulo, dito daw nagsisimula dati hanggang dito, nangangapal yung pakiramdam niya sa katawan niya hanggang sa ulo, parang may hangin yung ulo. Actually, i-vlog ko na dati yan eh, nagawa ko na ng kwento yan. Ano, ang sabi ko, para bumaba yung ataking ganyan, makipagkwentuhan siya sa isang tao na makakaunawa sa kanya, sa kanyang kalagayan. Sabihin niya kung ano yung kondisyon niya. Kasi pagka ang tao na nakausap mo, kalimitan sa mga kamag-anak, ganito eh. Pag sinabi mo, masakit ito, ganyan yung nararamdaman ko, mumurahin ka pa. Sabihin sa'yo, kasi ganyan, kain ka ng kain ng ganun, ano. Hindi, tayo kasing may ganitong kondisyon kasi may anxiety na tayo eh. Ano, part ng anxiety yung nararamdaman natin ganun. Pagka ganun na yung nararanasan mo, sign na yun ng anxiety. Ngayon, kapag sinisisi ka, kapag kung ano-ano sinasabi sa'yo, hindi siya makakatulong para mawala yung atake natin. Ano? Ang makakatulong, yung uunawain ka. Ano? Karanasan ko yan. Ang tagal kong nagsuffer dyan sa ganyan. Yun, sa halip na bumaba yung rumilis yung atake ng anxiety sa akin dahil ng sakit na GERD, ang nangyayari, lalong lumalala, lalong dumadami yung hirap na nararamdaman kasi tuloy yung stress mo. Ang dami mo, dumagdag yung stress na pinagsasabihan ka pa. Ano, sa halip na i-care ka, haplusin ka, ano, basta parang makaramdam ka ng pagmamahal, ng pag-alala, pag-aalaga, yun yung makakatulong sa katulad natin. Kaya pagka ganon, yung kausap mo, sabihan mo na may anxiety ako. Ganito yung kondisyon ko. Ang mahalaga doon, habang nagkukwento ka, mauunawaan niya. Tapos, parang caring, yung gagawin sa atin. Ano, mararanas at mararamdaman mo, nababago yung hirap. Ano, parang yung, kasi yung GERD, ano, yung GERD, yung ibang mga symptoms ng GERD, ano, marami kasing symptoms ang GERD, ano,
yung mga ibang symptoms ng GERD, ang dahilan niya, pangkaraniwa na nagpapahirap stress. Ngayon, habang may kakwentuhan ka, habang kinikir ka ng kakwentuhan mo, habang parang inaalagaan ka ng kakwentuhan mo, nababawasan yung stress. Habang nababawasan yung stress, bumababa yung atake ni anxiety. Kasabay, bumababa yung atake ni GERD. Kasi si GERD, yung mga symptoms, lumalabas lang yan kapag natitrigger. Ngayon, may trigger na nagawa sa atin na nagpapalala yung stress. Kasi habang natatakot ka, habang dumadami yung takot mo, habang naaasar ka, habang nagigilty ka, tuloy, palaki na palaki yung stress. Ano? Yun yung isa sa makakatulong. Ano? Tsaka yung check-up, mahalaga kasi dyan, alam mo kung ano nangyayari sa'yo. Yung gamot na iniinom mo, patuloy na pag-inom. Ngayon, kapag ka umaasa ka lang sa gamot, ito kasi yung title na gagawin natin eh. Hindi lang tayo dapat sa gamot umaasa. Gagawa tayong ng pamamaraan na matutulungan yung gamot. Ano, lagi ko sinasabi sa mga vlog na ginagawa ko yan. Ngayon, mahirap talaga pag hindi mo alam kung paano mo tutulungan yung gamot. Yung kanina mga sinabi ko, no, manap ka ng kakwentuhan na makakaunawa sa'yo at ipagtatapat mo sa kanya kung ano yung condition mo para talagang maunawa ang kanya. Tapos, palakasin yung resistensya. Kasi yung gamot, hindi siya tatalab kung ang resistensya natin mahina. Paano naman natin patataasin ang resistensya? Siyempre, kakain ka na masustansyang pagkain. Iiwasan mo pansamantala o babawasan mo yung nakaka-stress sa'yo. Yung nakaka-trigger sa'yo. Ano man to, pagkain man ito o gawain, babawasan mo. Sunod naman doon, dagdag, yung mga food supplement. Kahit anong klaseng food supplement, kung ano yung mura na kaya mo, ano, kung kaya mong bumili ng mahal, okay din. Kung ano yung available sa lugar nyo na food supplement, malaki kasi ang naitutulong ng food supplement, kaya po yan ay nauso. Kasi nga po, mahirap na kumuha, basta-basta ngayon, sa panahon natin ngayon, ng mga, yung mga sangkap na nando sa food supplement. Ano po? Ano yan? Kalimitan yan. Prutas, gulay, tawag ito, mga halamang gamot na pinagsama-sama dyan. Yan yung food supplement. Pwedeng sabihin natin synthetic kasi free no juice siya. At least makakatulong sa atin. Ano makakatulong sa atin? Yung pag-inom po ng mga vitamins, kahit synthetic yan, makakatulong po sa atin yan. At yung mga fresh po na mga prutas, gulay. Ano? Ngayon po, katulad ng kwento ko ng mga nakaraan, tungkol dun sa diabetic ko nga, mahalaga yung magpa-blood chem. Ano po? Kasi baka mamaya meron ka na palang ibang kondisyon na hindi mo alam na tuloy ka ng pagkain ng mga prutas, gulay. Ano yan? Kahit yan ay mga healthy foods, nakakasama din yan minsan katulad ng condition ko. Tuloy ang kain ko ng prutas, may mga matataas sa sugar. Hindi ko alam na ako pala mataas ng sugar. Palibasa, dati naman ako nag-check, hindi naman tumataas yung sugar. Pero may pamilya ako, may mamanahan ako ng mataas ang sugar. Yung pamilya ko, yan yung history. Ano? Ngayon, tumataas ngayon, kinukondisyon ko ngayon. Yun. Kaya mahalaga pa rin yung blood chem. Kasi madali na po tayong kapitan ng sakit talaga kasi dahil nga po ng ating mga unang-una yung kinakain natin. Ano po? Yung kinakain natin talagang unhealthy foods na po talaga ngayon. Realidad na po yan sa panahon natin ngayon, mga idol. Kaya huwag na po tayo magtaka kung bakit madali tayong pasukan ng sakit. Ngayon lang po, pinakamahalaga po dyan, maalagaan natin. Ano po? Yun lang po. Yun po yung isa sa mga tip na may ibibigay ko sa inyo. Sana po ay nakatulong sa lahat. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik ng aking YouTube channel. At sama-sama po tayo magpagaling. God bless you po.